Ika'y masaya nung makilala mo siya. Nakilala mo yung taong mamahalin at aalagaan ka. Pumasok ka sa isang relasyon because you love that person at gusto mo na siya na siya yung makatuluyan mo. Habang tumatagal, naging komportable na kayo sa isa't isa. Naging legal both sides. Nagagawa niyo na yung mga bagay na akala niyo'y tama, pero para sa iba, hindi pala. Hanggang sa isang araw, naisuko mo yung bagay na sana hindi pa dapat sa kadahilan ng mahal na mahal mo siya at ganun din siya sa'yo. Yung sana'y unang beses, naging pangalawa hanggang sa nasundan pa. Hanggang sa dumating ang panahon na ang lahat ay biglang nagbago. When you didn't expect that things will eventually change, yung taong pinakaminamahal mo na akala mo'y aalagaan ka ay biglang nanlamig sa'yo. Yung sabi niya na kahit ano pa yung mangyari sa inyo ay mamahalin ka niya hanggang sa dulo. Pero dahil sa pagsasawa ay iniwan ka na lang niya at hindi na nagpakita pa sa'yo. Habang tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin, hindi mo mapagilang mapaluha at tanungin ang iyong sarili kung bakit nagawa ka pa rin iwan kahit sa'yo'y walang nang halos maiwan dahil nagmahal ka ng lubusan. And that's when you realized na hindi pala lahat ng pangako kayang tuparin. Na kahit binigay mo na ang lahat, hindi ka pa rin magiging sapat. Nga bahala di ay upila na mo katuig kung di judi ay kamo para sa usag-usa, di judi ay... It will never be the time. It will always be the person. Yung kayo yung magkakampi, pero bakit niya tinalo yung laban? Kung laban din naman ang pag-uusapan, well, babies, matinding labanan para sa mag-asawa. Kung si Mister ay tila nawawala na ng gana dahil sa buong araw na pagod galing sa trabaho, kasabay ng malamig na gabi ay ang nagiging malamig na din na pagsasama niyong dalawa. But don't worry, mahalin mo ang asawa mo sapagkat hindi na natin maibabalik pa ang panahon. Pero hindi man natin maibabalik pa ang panahon, naway sa pagsuko mo sa bagay na hindi mo pa dapat isuko sa taong mahal mo, ay ang hindi mo rin pagsuko sa sarili mo. Kaya lagi mong tatandaan na hindi mo kailangang ibigay ang bagay na yan sa taong mahal mo para lang hindi ka iwan at palitan. Dahil sa panahon ngayon, nagiging normal na lang yung mga ganoong bagay. Ngayon yung panahon na kung saan ang pagsuko ng bataan ay nagiging libre na lang, and love is expensive. Yung pagkawala ng phone is more painful kaysa sa pagkawala ng bagay na pinaka-iniingatan mo. Kung saan mas nagiging importante yung pera kaysa sa pamilya. Kung saan nagiging toxic yung isang tao kapag nagsasalita siya ng totoo. Kung saan ang pananamit ng isang tao ay nagiging basehan sa halaga nito. Kung saan nagiging laro ang pag-ibig. Kaya lagi mong tatandaan na kung mahal ka ng taong yan, that person will respect you and will wait for the right time for you. Kung naisuko mo man ang iyong mataan sa taong ika'y iniwan lang, always remember na maghintay, magtiwala, at manalangin. Sa pagmamahal, hindi man tayong lahat ay perpekto. Pero habang maaga pa, huwag munang sanang isuko yung bagay na sa'yo'y mahalaga hanggat hindi pa kayo sigurado sa isa't isa.